Madam Vicky, maraming maraming salamat po sa pagtulong mo sa amin. Napanatag ang loob ko sa tulong mo sa amin at sana patuloy na po yung pagtulong mo sa kagaya ko na nahihirapan sa mga problemang hindi namin na nalulutas. Ano na nga ba nangyari? Ito, nasa bahala na po ang abogado sa nilapit niya sa amin na tinulong mo at okay naman ang pinag-usapan namin ng abogado at siya na po ang bahala. At bali, ang nangyari is namatay siya, yung husband mo nawala. Which is very sad, sabihin na natin na sa loob ng sasakyan sa Narita pa. Diba? Nagkaroon ng issue ng asawa mo. And then, yung pamilyang side, tama ba? Dumating yung mga sulat galing sa Bengoshi na hindi mo alam basahin. Hindi maintindihan. Basta pinapupunta ka lang. So, ayan. Kailangan po yung ano, hindi ko pinapirma. Hindi ko kaya pirmahan yun dahil sa maintindihan at saka iba yung courage nila dito sa Japan. So, laking tulong sa akin po yung yan po, siya ang ating kababayan na talagang very fighter talaga siya na hindi niya basta pinirmahan ng mga papeles na pinapipirma sa kanya dahil may makukuwang para sa mga anak niya galing sa lolo. Dahil wala na po ang asawa niya, so yung makukuha ng asawa niya, siyempre, ang mga rules dito sa Japan, napupunta sa mga apo yung ilang percentage. Na very smart siya, na hinanap niya ang mag-usap tayo, maski nawala yung phone niya, at nakita niya ulit kami, at eto ngayon magkasama kami. At least na siya, dahil dinala na po natin siya kung saan nararapat, kung paano mangyayari, at ano talaga ang rules ng Japan na ibibigay sa kanya para sa kanyang mga anak. Ito po si Vicky, asawa.